Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. At yun na nga, bago ako maligo, i-re-unboxing ko muna itong gimbal stabilizer LOA selfie tripod stick. Gimbal stabilizer LOA selfie stick tripod. Na-unboxing ko na po ito a few years ago. Mga nakaraang taon pa. So ayun, check nyo na lang po ang channel ko. Ang kita nyo po yung unboxing. So yun, stay with me guys. So ayun, open na natin. So ito. Dumating ito sa akin. Okay naman yung packaging niya nung na-deliver ito sa akin. Dati pa, GT Express, at ang pagkaka-deliver dito ay wala naman siyang damage. Okay naman yung items. So masasabi kong worth it yung price niya. Worth it din yung, worth it pala yung selfie stick natin. Hindi pala worth it yung price. Worth it yung selfie stick natin. So ayun, kung mapapansin natin guys, ito yung cord. Siyempre tayo magpo-provide ng adapter para maging charger ng selfie stick natin. So ayun, bago natin gamitin ang selfie stick natin, siyempre kung gusto natin makasigurado kung paano siya gagamitin, kailangan nyong basahin itong manual. Dito mababasa nyo yung instruction kung paano siya gamitin, kung paano ba dapat tamang gamitin. So ayan, sa harap niya is makikita natin na puro incheck yung mababasa mo. So sa likod naman is English. So ayan, English guys. Diyan naka-indicate lahat ng instruction kung paano gamitin ng tama ang selfie stick. So ayan. So guys, yung selfie stick natin. Try natin gamitin. So yun guys, yung pinakang handle niya is pwede mo siyang pahabaan. Ayan. Pwede mo siyang pahabaan, pwedeng paigsian. Depende po sa trip niyo. Ayan. And then, yung pinakang kabita ng cellphone, any unit ng cellphone, pwede pong ikabit. Ayan, adjustable siya. Ito po. Adjustable. So, any size ng cellphone, sa tingin ko po ay magkakasya. Huwag lang tablet ha, na malaki. Cellphone lang. Ayan. Adjustable. And then, ito, pwede mo siyang i-landscape. Pwede mo siyang i-landscape. Yan, nakaganan landscape. Pwede rin namang naka-portrait. So, unahin natin dito sa button. Kapag i-open na natin yung pinakang button niya, para gumana is ito. Ngayon, open natin siya. Yun. Makikita nyo, open na yung ano, yung pwede mo na siyang gamitin. Kapag ka naka-green na. Ayan, ibig sabihin na naka-open na siya. Pangalawa, dahil nakaset siya sa landscape, kahit igalaw mo itong handle, landscape pa rin siya. So, ayun. Ginagalaw ko yung handle niya. Pero, landscape pa rin. Kung gusto nyo pong iset sa portrait, i-click nyo lang po itong button. Ayun. Naka-portrait na siya. Pero karamihan ginagawa ng mga vloggers ngayon, tulad ko, tulad ng nakakarami, is naka-landscape. Actually, magagamit nyo yung ano, yung portrait na yan pagdating sa reels, sa FB page, or sa FB, may day kayo. So, ayun. At hindi lang yan. Meron din siyang remote nakasama. Ayan, ito yung pinakang remote niya. At ito ay i-connect mo sa inyong cellphone
para gumana siya. Instead na pindutin mo yung button dito, dito, instead na pindutin mo itong button, pwede mong gamitin itong remote na selfie-stick natin para hindi na-hassle, para hindi mo naikipit yung button sa gilid dito. Kiklik mo na lang siya, guys. Then, pasensya na kayo at kakagising ko lang. And then, yung pinakasaksakan ng charger natin is na ito po. Ayan. 5 minutes lang, pwede na siya mag-recharge. Ganun kabilis. So, ayun. Meron din siyang stand, guys. Ayan. Gusto mo siyang stand, meron siyang stand. So, ayun. Ayan siya, guys. And then, yung full body niya, full body is gawa sa aluminum. Aluminum. Hindi ako nagkakamali. Sa aluminum. Ayun. Aluminum. Aluminum. Kaya, napakatibay ng ating LO8 gimbal stabilizer. And then, guys, ito naman yung pinakang lock. Pag gusto mong standby siya sa landscape para makasigurado ka talaga na hindi gagala ang pag-landscape niya, pwede mo siyang i-lock. Ayun. Nakalock na siya. Kaya lang, kasama sa malalaki yung handle, hindi mo siya magagalaw. Kaya, para maigalaw ang handle, i-unlock natin siya. Ayun. Ayun, guys. Ilolong press mo lang siya pagka hindi mo nagagamitin para i-off. I-off mo na siya, guys. Para hindi siya malabag kagad. Folded siya, guys. Folded. Folded. Nabili ko to is 1,249 sa Shopee. So, sa labas ng box, syempre, may mga instruction din tayo in drawing ng gimbal stabilizer LOE. Diyan naka-indicate din kung paano rin siya gamitin. Bukod pa tong manual. Ayan. Bukod pa tong manual, guys. So guys, kung nag-enjoy kayo sa aking video, please don't forget to subscribe my channel. At i-click mo na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod nating vlogs. At mga unboxing at mga susunod nating videos. Ayun, guys, ayun, maliligo na ako at kita-kits na lang ulit tayo sa mga susunod na araw at ilang buwan na rin pala kung hindi nakapag-upload ng video dahil medyo busy tayo ngayon, marami tayong pinagkakaabalahan, so yun, kita-kits na lang.